mag-register na for free sa trabahanap.com. Trabahanap.com. Saktong celebration tayo kapamilya! Dahil sa ating anniversary, mabilisan tayo sa pagsagot sa question! Walang ma-eliminate sa paglahok dito. Saktong pang-umagahan. Kaya mag-ready na! Para malaman po ninyo ang mga paghahanda na dapat niyong gawin para sa ating kaunting kasiyahan dito sa Sakto. Lahat ng kapamilya nationwide ay pwedeng sumali! Sa oras ng programang Sakto, mag-log on sa joinnow.ph/sakto o iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Pabilisan tayong sumagot sa multiple choice questions. Sa makasasagot ng tama, ang inyong assigned player number pagka-log on ang aming ia-anunsyo sa programa. May regalong naghihintay sa inyong mga kapamilya. Kaya sumagot na sa mga question ng Sakto. Dito lang sa nag-iisa ang Dele Radio. Promo runs from October 29 to December 31, 2021 as per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 129969 Series of 2021. Kasama sa lahat ng panahon. Malaking bagay. Gusto nilang makatulong. Hopefully, marami rin tayo makabibigay ng mga trabaho. Makakabangon po tayo. Wala akong naiwanan. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Para sa pamilya. Ikakampi sa bawat pagsubok. Kayang-kaya. Bigyan ng servisyo. Magbubunga po. Kailangan natin pang jump start. Patuloy tayong maghahatid ng impormasyon at servisyo publiko sa bawat kamatayan. We are grateful. Naniwala ko sa mapagpalang kamay. Ito po ang nag-iisang Dele Radio. Headline Pilipinas! Sa Headline Pilipinas, pagbabakuna sa mga batang 12 anyos pataas sa buong bansa, opisyal nang nagsimula. Curfew hours sa Metro Manila, tatanggalin na simula bukas. Mga bagong mall hours ipapatupad sa November 15. Kandidatura ni dating Senador Bongbong Marcos, pinakakansela dahil sa tax evasion conviction. Ang sagot ni Marcos, pinalagan ng mismong tagapagsalita ng COMELEC. Dolomite Beach, mananatiling sarado, mga semeteryo muli namang nagbukas. Pagbakuna ng COVID-19 booster at mga third shot sa bansa ikinasa sa November 15. At alamin ang Word of the Year ng Oxford English Dictionary. Mula sa News Center ng ABS-CBN. Ang mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Pilipinas! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Julius Baba. At ako po si Tony Velasquez. At sa detalye ng mga Headline Pilipinas. Kapamilya, opisyal ng umarangkada ngayong araw sa buong bansa ang pagbabakuna kontra sa COVID sa lahat ng bata edad 12 hanggang 17. Nitong nakaraang araw, may mangilan-ngilan ng lugar ang nagsimula na rin sa pagbabakuna para sa mga batang walang comorbidity. Alamin natin ang latest sa pediatric vaccination dyan sa isang mall sa Paranaque. Sa Headline Pilipinas ni Vivian Gulia. Vivian, kamusta ang bakunahan ng mga bata dyan? Julius, higit 1,000 batang 12 hanggang 17 years old na walang comorbidities o karamdaman ng target bakunahan kontra COVID dito sa isang site sa Paranaque City. Yan ay sa unang araw ng pagbabakuna sa general pediatric population dito. Mula nga kaninang alas 9 ng umaga hanggang ngayon, makikita mo dito sa aking likuran, wala pa rin patid ang dating ng mga batang magpapabakuna at kanilang magulang o guardian. Bakuna ng Pfizer ang gamit dito. Halos pareho lang ang proseso dito sa pagbabakuna ng adult population maliban sa requirement ng consent ng magulang o guardian.
kailangan pre-registered online at mahalagang magdala ng magulang o guardian, pati mga ID o patunay ng relasyon sa bata. Apat na sites ang binuksan ngayong araw ng Paranaque City para sa pagbabakuna ng mga bata. Ang SM Sucat, SMBF Paranaque, Ayala Malls Manila Bay at Nayong Pilipino. Ayon kay Mayor Edwin Olivares, target ng LGU na maturukan ng kahit isang COVID vaccine dose ang 60,000 hanggang 70,000 na mga batang 12 hanggang 17 years old sa lungsod ngayong Nobyembre. Ang ceremonial vaccination dito kasabay ng formal na pagbubukas ng pagbabakuna sa general pediatric population sa bansa. Pinangunahan ito ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Ayon kay Galvez, inirekomenda niya sa Pangulo na magkaroon ng vaccine mandate kapag bakunado na ang 70% ng populasyon para limitahan ang galaw ng mga hindi pa bakunado. Kabilang dun sa mga restrictions yung pagpunta sa convergence areas at matataong lugar ng mga hindi pa bakunado. Nakikita naman ni Galvez na posibleng Enero magsimula ang pagbabakuna ng mga 5 taon hanggang 11 taong gulang. At pinag-aaralan pa rin, no, ang pagkakaroon ng National Vaccination Day na katulad dito ng eleksyon, pero ang tututukan ay pagbabakuna ng mga hindi pa bakunado. Julius, balik sa iyo. Maraming salamat, Devian Gulia. Sa Quezon City naman, itong weekend pa lang ay nagsimula ng magbakuna sa mga batang walang comorbidity o mga walang sakit. Walang vaccination sites ang tinalaga para sa 5,750 slots. Kabilang ang Commonwealth Hospital, Rosario Maclang Bautista General Hospital at East Avenue Medical Center. Sa mga wala namang comorbidities, mga eskwelahan at isang simbahan naman ang vaccination site. At nakakalat ito sa iba't ibang distrito ng Quezon City. Kasama ang Esteban Abada Elementary School, Quirino Elementary School, Piñahan Elementary School, Good Shepherd Parish at Pasong Tamo Elementary School. At dahil minor de edad ang mga babakunahan, may electronic consent form na dapat pirmahan ang mga magulang o guardian para matiyak na pinapayagan silang magpabakuna. Pwedeng mag-register sa QC Vax2Easy website. May dagdag na instructions din sa Facebook page ng Quezon City Government. Bukod sa proteksyon sa COVID, mahalagang mabakunahan ang mga bata para ligtas silang makabalik sa face-to-face classes. Paliwanag sa teleradyo ni Dr. Anna Ong Lim, objective ng pagbabakuna sa mga bata ay para sa kanilang mobility o mas malayang paggalaw sa gitna ng mahigit isang taong pandemya. Kapag nabakunahan niya ang mga bata, ay makakabalik sila sa kanilang primary activities tulad ng pagpasok sa paaralan ng may dagdag na proteksyon at kalaunan, makakabalik din ang buong komunidad sa pagkamit ng herd immunity. Kaya ang mensahe ni Doktora Ong Lim sa mga magulang, kung nag-aagam-agam tayo sa bakuna, I think mas lalo tayong dapat kinabahan dun sa possibility na magkakasakit ang mga bata kung hindi natin sila nabigyan ng protection. So, by providing them with vaccines, we are more confident na kung babalik na sila sa face-to-face ay hindi sila masyadong exposed, mababawasan ang risk sa kanila at malaking tulong din ito para sa entire community na makabalik na sa normal na kilos. Target ng gobyerno na maglunsad ng National Immunization Day para mapabilis ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni National Task Force Special Advisor Dr. Ted Erbosa, posibleng itakda ang National Immunization Day sa November 20 kung saan papupuntahin lahat ng mga Pilipinong hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Kahapon, dumating sa bansa ang karagdagang 2.7 million doses ng Sputnik V vaccine mula Russia, kung saan kalahati ay component 1 para sa first dose at kalahati ay component 2 para naman sa second dose. Pamilya, simula bukas ay tatanggalin na ang curfew hour sa Metro Manila. Sinabi sa teleradyo ni MMDA Chairman Benher Abalos, ipatutupad ito para bigyan daan ang Christmas shopping at hindi mahirapan ang publiko sa pag-adjust ng operating hours ng mga malls. Simula kasi sa November 15 ay alas 11 na umaga na magbubukas ang mga mall at magsasara ng alas 11 ng gabi.
Pero nakiusap ang MMDA na iwasan ang mga sale sa mga mall tuwing weekdays. Gagawin lang ito sa weekend at holidays. Sa gabi rin, dapat ang mga delivery ng mga produkto sa malls para maiwasan ang matinding traffic. Nakipagpulong po ako kasi sa mga mall owners in anticipation of the Christmas shopping, no? Dahil makukumpulan na po ang ating mga tao. Kung 11 na naman magsasarado, baka naman maghahot sa sasakyan, medyo okay na sa DOTR, 70% capacity. Ito naman sa curfew, nung dinulog po natin sa mga mayors, they all approved na okay na po. Sabi rin ni Chairman Abalos, papayagan na ang mga midnight bazaar o mga tiangge, pero dapat sumunod sa mga patakaran ng mga lokal na pamahalaan. Sa ngayon ay mananatiling suspendido pa rin ang number coding dahil hindi pa sapat ang mga bumabiyahing pampublikong sasakyan. Dagdag ni Abalos, kampante ang gobyerno sa unti-unting pagluwag ng ekonomiya dahil bukod sa pagbaba ng kaso ng COVID-19 ay mataas na rin ang vaccination rate. Sa Metro Manila, halos 87% na umano ang nababakunahan kontra COVID-19. Inaayos na ng Metro Manila Development Authority ang mga mabuhay lanes o yung mga Christmas lanes bilang paghahanda sa posibleng pagbigat na naman ng traffic habang papalapit ng papalapit ang Pasko. Sinabi sa teleradyo ni Noemi Resio, Director ng Traffic Engineering Sector ng MMDA, inihikayat nila ang paggamit ng Christmas lanes kung saan inaayos na ang road signs para hindi maligaw ang mga motorista. Ayon pa kay Resio, malapit nang maabot ang pre-pandemic level sa dami ng mga sasakyan ngayon sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, particular sa EDSA. Base anya sa volume ay nagbalikan na ang mga sasakyan sa EDSA simula nang ibaba ang NCR sa Alert Level 3. Paliwanag ni Resio, bago pa nagka-pandemya, nasa 405,000 na sasakyan kada araw ang mabiyahe sa EDSA at mababa sa 100,000 kada araw nang magpatupad ng lockdown noong Hulyo. Umabot ito sa 300,000 kada araw nang ilagay sa General Community Quarantine o GCQ ang NCR at hindi na ito bumaba. Sa huling tala nitong October 27, pumalo na sa 387,626 ang dami ng mga sasakyang bumiyahe sa EDSA. So naglalaro na tayo, malapit na tayo dumating sa 400,000. And inaasahan pa natin na, siyempre, malapit ang Pasko, pataas pa ito. Malapit na nating ma-reach yung dati nating pre-pandemic volume na 405,000. Dumulog sa COMELEC ang civic groups para hilingin kanselahin o tanggihan ang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo ni dating Senador Bongbong Marcos. Sa petisyon ng ilang grupo, kabilang na ang Alliance of Human Rights Advocates, hindi nila dapat payagan ang dating senador na tumakbo matapos itong ma-convict sa kasong tax evasion. Una nang pinagtibay ng Court of Appeals ang conviction noong 1997 na sa kabiguang maghain ng tax income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Giliit na mga grupong sapat ng batayan ang conviction para ma-disqualify ang dating senador para tumakbo sa anumang pwesto sa pamahalaan. Sa panayam naman ng teleradyo, iginit pa ni Eliezer Budit Carlos, Secretary General ng Philippine Alliance of Human Rights Activities o PARA, na hindi sila konektado sa sinumang kandidatong kalaban ni Marcos. Hindi kami politically aligned with any group, any political group, but we are partial to human rights. Itong criminal cases na ito constitutes moral turpitude, no, under our election laws, and this disqualifies him from running for office. Pangalawa, doon sa hinain niyang certificate of candidacy, he declared under oath. Ito, no, October 5 ito, he declared under oath that he has never been found liable for any offense. My deliberate intent to mislead, misinform, and deceive the electorate. Sa pahayag naman ni Attorney Vic Rodriguez, sasagutin anya ng kampo ni Marcos ang tinawag niyang predictable nuisance petition sa tamang forum at panahon.
Iniwan na sila magkokomento hanggat hindi sila nakakatanggap ng opisyal na kopya ng naturang petisyon. Bumalag naman si COMELEC spokesperson James Jimenez sa mapanlinlang anyang press statement na inilabas ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos kaugnay ng petisyon laban sa kanyang kandidatura. Sa pahayag kaninang umaga, gumamit ang Marcos camp ng pahayag ni Jimenez na wala umanong malinaw na basehan ang disqualification case dahil hindi umano pasok si Marcos sa criteria para rito. Pero buwelta ni Jimenez, misleading ang pahayag dahil iba ang konteksto ng luma ng interview at hindi para magkomento sa petisyong kahapon lang inihain. Tumanggi namang magkomento sa petisyon laban kay Marcos si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ang tweet lang ng opisyal, ito ay dahil nakabinbin pa nga at niringgit pa ang naturang petisyon. Pwedeng madiskwalipika ang isang kandidato kung siya'y nasentensyahan na ng may final ng desisyon o kung ang parusa may kaakibat na disqualification from holding public office. Paliwanag sa Teleradyo ni Election Law Professor Attorney Albert Agra, ito ang pang-apat na basihan ng disqualification case bukod sa material misrepresentation o pagsisinungaling sa Certificate of Candidacy, panggugulo o pagiging nuisance candidate at paggawa ng election offense. Ang tatlong huling nabanggitan niya ay pwedeng desisyonan ng COMELEC Division habang ang usapin ng crime involving moral turpitude ay pwede nang desisyonan ng COMELEC Unbank. Kaya mas maikli ang proseso. Pwede anyang desisyonan ang disqualification kahit nakaupo na ang kandidato. Gugulong pa rin yan. Pwede siyang filean ngayon kasi I think na-file na ngayon. Tapos, maraming kaso na hindi naman nagiging penal by election time eh. Kaya ang mangyayari, kung naging penal after election time, doon pwede magkaroon ng epekto. Dagdag ni Attorney Agra, kung madiskwalipika ang kandidato matapos ang kanyang proklamasyon, magkaiba ang epekto ng election offense sa pagiging hindi kwalipikado ng kandidato. Okay, Governor ER, election offense ang nangyari doon. Kaya ang nangyari, si Vice Governor naging Governor. Pero kung ikaw ay na-disqualify pala dahil hindi ka kwalipikado, no? Si Vice President hindi magiging presidente. Ang mangyayari, yung second placer sa halala ng presidente, yun ang magiging presidente kasi yung boto nung disqualified na kandidato, tinatawag siya na stray or baliwala. So technically, the second placer is the first placer. Aminado ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE na luma na ang Omnibus Election Code ng Pilipinas kaya umano maluwag ang ilan sa mga panuntunan nito. Ayon sa lead consultant ng LENTE na si Attorney Isa Katrina Reyes, maaaring maghain ng mga panukala para amyendahan o magdagdag ng mas matibay na basihan para sa disqualification ng mga kandidato. Payo naman ni Attorney Reyes sa mga botante maging mapanuri sa mga ihahalal na kandidato. Sino and left and right na nga po ang ating mga information as to the disqualification of these candidates and convictions, then maybe it's a question, why are we voting for the candidates? Sa iba pa ang balita, bukas na ulit sa publiko ang ilang mga sementeryo sa Metro Manila ngayong araw na isinara nitong nakaraang undas. Pero kahit tapos na ang undas, marami pa rin ang mga maagang bumisita sa puntod na mga yumaon nilang mahal sa buhay. Yan ang Headline Pilipinas ni Liza Aquino. Alas 6 pa lang na umaga, nasa loob na ng Sangandaan Cemetery ang 69 anyos na si Socorro Francisco kasama ang dalawa niyang anak. Maaga niyang binisita ang kanyang yumaong asawa. Kahit delikadong lumabas para sa mga senior citizen na katulad ni nanay, hindi niya ito alintana at personal na nag-alay ng kandila at bulaklak sa puntod ng kanyang asawa. Yung husband ko kasi matagal kaya siyang namimiss. Eh, nung kaaraw niya, hindi ako nakarating, gawa nga ng bawal pa yata. Usang ka man naroon, sana maligaya ka dyan sa feeling ng aking Panginoon. Alam ko, nasa kanya ka. Ang 27 anyos naman na si Michael Lee, binisita ang kanyang yumaong anak na dapat sana ay 10 taong gulang na ngayon. Medyo busy, kaya ngayon lang kami nagpunta. Sana ano, i-guide nila kami, lalo na ngayon kasi pandemic, di ba? Sana ano,
sana wag ano, wag wag nila kaming pabayaan. Gaya nila Socorro at Maika, marami rin ang maagang bumisita sa sementeryo dito sa Caloocan ngayong araw. At para maipatupad ang safety protocols, ay may mga tauhan mula sa lokal na pamahalaan na nakabantay sa sementeryo. Dahil bumaba na ang alert level status sa Metro Manila, ay bahagyang nagluwag sa polisiya dito sa nasabing sementeryo. Anytime they can visit na their loved ones, tapos na po yung period ng pagsasara. Since open air naman ang ating mga sementeryo, pinapayagan po yan sa maximum na 50% capacity. Kung mga bata na pag-alagala, hindi po pinapayagan talaga sa loob ng sementeryo. Yung mga senior citizens po ay pinapayagan as long as nabakunado naman po yung ating mga senior citizen. Paalala pa rin ang otoridad, ipinapatupad pa rin ang no face mask, no entry policy. Bawal ang pagdadala ng pagkain, nakakalasing na inumin, loudspeaker at matatalim na mga bagay. Bukas sila mula alas 6 na umaga hanggang alas 6 ng gabi. November 3 na pero marami pa rin ang pupunta dito sa sementeryo. Patunay na nakatatak pa rin sa ating mga Pilipino ang nakaugali ang tradisyon ng pagbibigay respeto sa mga yumaon nating mahal sa buhay tuwing undas. Liza Aquino, ABS-CBN News. Kung nagbukas na ang mga sementeryo, mananatiling sarado naman sa publiko ang Dolomite Beach sa Manila Bay. Ayon kay DENR Undersecretary Jonas Leones, magsasagawa pa sila ng improvement sa water quality sa naturang pasyalan matapos makapagtala ng mataas na fecal coliform level sa tubig no October 25. Pero depensa ng DNR, galing ang dumi sa tubig sa ibang lugar at hindi dahil sa dalawang linggong pagbukas ng beach. Dagdag pa ni Yusek Leones, itutuloy rin ang phase 2 ng proyekto at magtatayo rin ng solar-powered na mga banyo bilang bahagi ng project. Sabi pa ni Leones, bubuksan din ang Dolomite Beach sa publiko kung hindi magbabago ang alert level sa Metro Manila at kung matapos ng ahensya ang lahat ng gawain ngayong taon. Mga kapamilya, dalawang low pressure area ang nasa loob ng bansa. Huling namataan ang isang LPA sa layong 70 kilometro kanluran ng Dumaguete City, Negros Oriental. Ayon sa PAGASA, mababa ang tsansa na maging bagyo ang LPA pero patuloy itong kikilos pa kanluran patungong Sulusi. At saka posibleng malusaw sa susunod na mga oras. Pero dahil sa LPA na ito, asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Visayas, Masbate, Palawan, Zamboanga del Norte at Misamis Occidental. Pinag-iingat din ang iba pang panig ng Mindanao sa may kalakasang thunderstorms na posibleng magdulot ng baha at landslide. Ang isa pang LPA ay huling namataan sa layong 1,075 kilometro silangan ng Visayas. Sa ngayon, mababa pa ang tsansa nito na maging bagyo. At abangan ang pagtanggal sa mandatory na pagsusuot ng face shield pinaboran ng ilang eksperto. At closure sa relasyong James Reid at Nadine Lustre, idiraan nga ba ni Nadine sa kanta? Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Ang balita, hindi mo na kailangang hanapin pa. Kami na ang bahalang magdala nito sa Viber chat mo. Mga kapamilya, manatiling nangunguna sa balita at impormasyon at sumali na sa ABS-CBN News Viber Community. Ang wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang teleradyo. Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Give us some tips para sa ating mga kababayan. Kaya naman namin, pero paunti-unti na lang. Street smart! Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11, sa nag-iisang Teleradyo.
Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaang OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa Nag-iisang Teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountains, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya! Magtanim tayo ng mangrove, tapos mag-coastal cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 2, dito sa Nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Gawin ng hassle-free ang teaching sa tulong ng tips at techniques mula kay paring Tito, Father Tito Caluag. Is it in your heart that makes you feel na ito yung mission ko? Katuwang ang Unilab Foundation Incorporated. Dito, everyone will learn. Wonder Teacher, tuwing Huwebes, alas 3, sa Nag-iisang Teleradyo. Mga impormasyong may epekto sa publiko. A recommendation para maagapan ang pagtaas ng COVID cases sa bansa. Travel restrictions sa 10 bansa. Mga ulat na nakalap mula Luzon. May tuturing pagmamahal sa wika. Ang pagbago sa ilang salitang Pilipino. Hindi matatawaran ang galing ng mga kabataang Pinoy. Very proud ang Pinoy crowd. Ako po ang inyong action man, Julius Baba. Ako po si Tony Velasquez. Visayas. Aki Kandini sa Visayas. Ako si Orsi Dalaget. Hanggang Mindanao. Yes, umaga notisya sa Kina Mindanao. Yo si Jewel Reyes. Ating sinusuyod para maihatid ang pinakamaiinit na balita sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa Nag-iisang Teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya, nagbabalik ang Headline Pilipinas kung si dating Health Secretary Esperanza Cabral ang tatanungin. Mabulo siyang magsuot na lang ng face shield sa mga lugar kung saan dikit-dikit ang mga tao at siksikan. Sa harap ito ng panukalang tanggalin na ng tuluyan ang pagsuot ng face shield na pinag-uusapan na ngayon ng IATF. Maliwanag sa teleradyo ni Cabral, wala namang talagang scientific evidence na nakakatulong ang face shield laban sa COVID. Optional lang anya ang nirekomenda ng mga eksperto at si Pangulong Duterte lang ang nagdeklarang mandatory ito. Bayad din si Cabral na huwag nang mag-face shield sa mga pampublikong transportasyon basta't hindi naka-aircon, lalo't dito sa Metro Manila ay 85% ng fully vaccinated. Sa loob ng building na maraming tao o kaya ay nanonood kayo ng isang show somewhere sa arena o sa Philippine Arena na dikit-dikit ang mga tao at nagsisigawan, so yung mga laway nila pwedeng nagtatalsikan. Doon, baka merong mahusay na dahilan para isuot pa rin ang face mask. Hindi. Face shield. Pero dun sa mga lugar na hindi naman siksikan, huwag na natin gamitin yung face shield. Sa ngayon din si Cabral na alisin na ang quarantine period para sa mga biyaherong fully vaccinated basta't negatibo ang RT-PCR test result bago ang pagbiyahe. Kumbisido rin ang health reform advocate na si Dr. Tony Liachon na pwedeng optional na lang ang pagsuot ng face shield sa harap ng payag ng Okta Research na susuportahan nila ang mungkahing alisin na bilang requirement ang pagsuot ng face shield sa loob ng mga sinihan. Sabi sa teleradyo ni Dr. Liachon, mismong ang Center for Disease Control and Prevention o CDC sa Amerika ay face mask na lang o double face mask ang nirekomenda at hindi talaga ang pagsuot ng face shield. Ayon kay Liachon, kung ang pakay ay makatipid, mas mabuting sundin ang guidelines ng CDC
na sapat ng naka-face mask lang, lalo na sa mga open spaces at kung bakunado na. So kung i-ditch siya, I really don't mind na i-ditch kasi unang-una, backup by science na optional siya, it can protect. But people can actually use that kung wala siyang problema sa expenses. Pabor din si Lechon na tanggalin na ang plastic separator sa mga jeep dahil hindi naman anya ito suportado ng siyensya. Dapat lang anyang tiyakin na maayos ang ventilation. Sa ibang balita, pumala hanggang Alliance of Concerned Truck Owners and Organization o ACTO sa bagong polisiya ng Philippine Ports Authority na no permit, no entry policy sa lahat ng mga pantalan sa bansa. Sa ilalim kasi ng bagong patakaran, obligado na ang mga trucking operator na kumuha ng Certificate of Accreditation at Permit to Operate. Patwiran sa teleradyo ni ACTO Vice President Rina Papa, dismayado sila sa pagpatupad nito dahil matapos ang meeting noong October 14, humiling pa sila ng isang pulong pero hindi na ito nasundan. Yet ni Papa, susunod naman ang mga trucker sa bagong polisiya, lalo't wala naman silang magagawa. Pero sana naman ay naging malinaw at maayos ang sistema. Duda rin ang ACTO na 75% ng mga truckers ang nakapag-apply na, lalo't may mga natanggap silang impormasyong apat na truck lang ang pumasok sa pantalan sa loob ng kalahating araw. Dagdag pa ni Papa, malaki ang epekto nito sa food chain delivery ng bansa. Bakit ba tayo nagmamadali? Ang sinasabi lang namin, ihanda natin yung mga tracker, ihanda rin natin yung mismong sistema ng PPA which apparently cannot cope with the demand of this new system that they are implementing. Nakakalungkot na yung mismong ahensya na pinakamalapit pa sa puso ng mga trackers ang pinanggagalingan ng added burden. With what they're doing, sila na ang nagtutulak sa maraming trackers na hindi bumiyahe. Sagot naman sa teleradyo ni PPA General Manager Attorney Jay Santiago, wala lang dapat pag-usapan, lalo't natupad naman ang ahensya ang mga pinangako nito sa mga truckers. Kabilang ang pagbibigay ng 50% discount sa mga mag-a-apply bago ang deadline at ang pagpapalawig sa deadline na mula sa October 15. Ginawa itong October 31. Lumabas din na mas nakatipid pa ang mga trucker sa babayarang permit requirements. Pwede na rin anyang mag-operate ng mga trucker sa pantalan habang nakabinbin pa ang kanilang aplikasyon. Kung sila po ay mag-a-apply ng tatlong taon, yan po ay bababa from 11 to 6,000. So lumalabas po na dating annual na 3,000, kung tatlong taon po yan 9,000, sila po ay nakatipid po ng 30% dyan, nakalibre po ng isang taon. Yan pong permit to operate, dekada na pong requirement yan, matagal na pong requirement. Nung July pa po, nagbigay ng abiso ang PPA at ang mga terminal operators na effective October 15, bali tatlong buwan po ang binigay po sa mga trucking operators natin na mag-comply. Yun naman pong ginagawa po natin dito ay sa pagsasaayos po ng sistema. Wala naman po tayo nakikita na dahilan kung bakit maaantala po yung serbisyo. Itinanggi ni MMDA Traffic Engineering Sector Director Noemi Recio ang kumalat na balita na hindi na manghuhuli ang mga traffic enforcer kundi magpapatupad na lang ito ng no contact policy. Sinabi ni Recio sa teleradyo, fake news ang pahayag lalo't matagal nang may no contact apprehension policy na ipinatutupad ang MMDA. Pero dahil patuloy anya ang proyekto ng paglalagay ng mga kamera, mayroon pa rin maninita ng violators, kaya magkahalo ang flag down at no contact apprehension. Hindi pwedeng i-pull out kasi ano nga, full deployment nga kami kasi nga nagbalikan na nga yung ating mga sasakyan sa kalsada. And continuous yung clearing operations ni MMDA in coordination with the different LGUs. Pinag-iingat na ang pulisya ang mga tindahan na bukas tuwing gabi kasunod ng kaso na pang-hold up sa isang convenience store sa Makati. Agad namang naaresto ang dalawang suspect ilang oras matapos ang insidente. Yan ang Headline Pilipinas ni Anjo Bagawisan. Hindi nagtanggal ng helmet at wala pang suot na face mask ang lalaking ito pagpasok niya sa loob ng isang convenience store sa Barangay Palanan, Makati noong Lunes ng gabi. Imbis na bumili, dumiretso siya sa likod ng counter at nag-akmang tatanong. Pero pabulong na palang nagdeklara ng hold up sa empleyadong si Jesse na naghahanda ng isara ang tindahan.
Sabi niya po sa akin, nasan yung pera, nasan yung pera, bilisan mo. Hanggang sa nilalabas na po niya yung baril, tinututok na niya sa akin. Tapos lumayo po ako sa kanya. Sabi niya, huwag kang kikilos, dumapa ka. Hindi naman po ako makadapa. Ang ginawa ko na lang po, unti-unti po akong umupo. Tapos tinaas ko po yung kamay ko. Hindi namalayan ang krimen ng kasama niyang empleyado na nasa kitchen at isa pang customer hanggang makaalis ang hold-upper kasama ang isang nagsilbing lookout. Makalipas ang 4 oras, nahuli ng mga pulis na nagsagawa ng dragnet operation sa Barangay Bel Air ang magkaangkas sa motorsiklo na tumaumano sa itsura ng mga lalaking tumakas mula sa tindahan. Hindi nabawi ang tinangay na 5,000 pesos mula sa mga suspek, ang 24-anyos na si Jose Trigero at 20-anyos na si Roman J. Bituon. Nakuha sa kanila ang 2 paltik o improvised gun na 9mm at caliber 45. Yung mga in-hold up ka na rin na convenience store o first time mo rin? Wala po, wala. First time mo ito? Yes po. Napadaan lang po siya, sabay nagkayayaan na po. Nangangailangan lang po. Problema lang po talaga. Kailangan po ng pera. Pinagahanap pa ang isa pang suspect na pinaniniwala ang nakatakas. Pero tinanggi ng mga suspect na may iba pa silang kasabwat. Ayon sa pulis, kasama ang 2 sa grupo ng mga hold-upper at snatcher na nasa likod ng ilang insidente sa Makati at iba pang bahagi ng Metro Manila. Nagtitake advantage sila sa sa mga 24/7 convenience store kasi yun nga, sila yung very vulnerable considering yung time. Maging alerto sila, kahit may CCTV tayo, hindi natin sila ma-identify kasi nga, naka-face mask. Hirap na yung mga tao dahil nga sa sitwasyon natin ngayon. So medyo tumataas talaga yung crimes. Patong-patong na kaso ng robbery, curfew violation, driving without a license at illegal possession of firearms ang kaharapin ng 2. Sa kabila ng trauma, para kay Jesse, aral na rin ang nangyari na maging mapagmatsyag sa mga papasok sa tindahan. Yan ang Headline Pilipinas. Andrew Bagawisan, ABS-CBN News. 5 ang arestado sa buy-bust operation sa Antipolo City. Joint operation ito ng PDEA at Antipolo City Police na nag-ugat sa sumbong ng concerned citizen na ginagawang pugad ng droga ang isang bahay sa Sampaguita Street sa Sitio Broadway, Barangay de la Paz. Kasama sa mga inaresto si alias Egay na umunay nagpapatakbo ng drug den. Kumpiskado sa kanila ang mga drug paraphernalia at hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 32,000 piso. Ang salitang vax ang napili ng Oxford English Dictionary na Word of the Year. Ayon sa Oxford, napili ng kanilang lexicographers na Word of the Year ang vax dahil ito ang pinaka-tumatak sa lahat ng salitang may kinalaman sa vaccine na pinag-uusapan umano ngayong taon dahil sa rollout ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Walang Word of the Year ang Oxford Dictionary noong 2020, pero naglabas sila ng listahan ng mga salitang pinakaginamit sa buong taon gaya ng Black Lives Matter, lockdown at COVID-19. Psst! Alam mo na ba ang latest? Updated ka na ba? Narito na ang show bus ni Papa Awel Bus! Alamin na natin ang latest sa mundo ng showbiz mula kay Papa Awel. Puwin ka, Tony, my puni! May nagkakainitan sa bahay ni Kuya at sa init sa magdamag, sila pa'y mga artista at bumida. Naiirita kasi ang hot item ngayong si Aldi Casino kay Alex sa Ilacan dahil sa inaasta nito lalo sa pagpili ng supply ng pagkain. At may pagkakataon daw na tinabig ito at nagtago pa ng makakain. Napakawalang yamo naman. Lahat tayo dito gutom. Ang nasabi pa kay Alexa ni Albi, kaya pinayuhan naman siya ng kapwa celebrity housemate na maging mas pasensyoso. At sa pagtatapos ng episode nitong Tuesday, ay nihintay pa kung magkakaharap sina Albi at Alexa para pag-usapan ng issue dahil hindi pa ito sarado.
Ang pinakahihintay naman ng mga fans na closure sa Jaden ay waring nangyari na sa pamagitan ng kanta ni Nadine Lustre na Wait For Me, dahil laman nito ang mensahe sa dating minamahal, pagkalas sa relasyon at pagtahak ng bagong direksyon. Binaha ng komento ng Jaden fans sa pagkakalabas ng nasabing kanta nitong Weekend na pagsasara ng relasyong Jaden, lalo't naunang naglabas si James Reid at Zach Tabudlo ng kantang para sa mga ex na meron pang music video. Connect the dots agad ang Jaden fans, dahil sa parehong pagkakataon ay ibinebenta na ni James Reid ang bahay nila ni Nadine Lustre na kanilang pinagsamahan sa loob ng kanilang relasyon. Kaya tama ba na tayo nang mag-move on? Hindi naman makamove on sa kakareact ang mga fans ni Mega Sharon Cuneta, dahil iisa ang hula nila na makakasama na ito ni Cardo sa Ang Probinsyano. May gaganda pa ang gabi nyo, ang patikim na anunsyo na pinakamatagal na aksyong serye sa bansa na sa 6 na taong anibersaryo nito ay nagkakaisa ang hula sa teaser na si Megastar Sharon Cuneta nga ang papasok sa Ang Probinsyano. Lalo pang nagkalinaw ang hula-hula-hoo, lalo't nag-post si Mega nitong Agosto ng picture ni na Julia at Coco. Kaya pag nagkataon, ito ang kauna-una ang teleserye ni Mega sa ABS-CBN matapos ang napakahabang taon, panahon at pagkakataon. At sa natatanging pagkakataon din ay may collab na kanta sina J.K. Labajo at Janine Berdin. Pagkod na ako ang kantang sinulat mismo ng TNT Grand Winner Janine Berdin at pinroduce naman ng The Voice Kids alumnus Juan Carlos Labajo. Kaya abangan, dahil sa November 5 na ang release nito. Abangan din mamaya sa Kumustar Ka ang Star Magic artist na si Dalia Varde na isa ng debutante with Arman Ferrer at iba pang Kum streamer sa FYE Channel 3pm na napapanood din sa TFC, I1TFC, Jeepney TV, Kapamilya Online Live at maging sa Teleradyo tuwing Linggo. At yan ang umi-headline sa Showbuzz. Ito si Papa Awopas para sa Headline Pilipinas. Back to you, my puni. Maraming salamat, Papa Awel. At sa mga balita naman sa probinsya mula sa Visayas, si RC Dalaget. RC, ano mga headline dyan? Julius, Iloilo City o Bacolod ni Apilar, may ipaubos na ang alert level. At ang mga headline sa Mindanao mula kay Jewel Reyes sa Zamboanga. Jewel. Tony Magapimaw Bakuna na Zamboanga del Sur ay replasa Iligaya. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Mga impormasyong may epekto sa publiko. A recommendation para maagapan ang pagtaas ng COVID cases sa bansa. Travel restrictions sa 10 bansa. Mga ulat na nakalap mula Luzon. May tuturing pagmamahal sa wika. Ang pagbago sa ilang salitang Pilipino. Hindi matatawaran ang galing ng mga kabataang Pinoy. Very proud ang Pinoy crowd. Ako po ang inyong action man, Julius Baba. Ako po si Tony Velasquez. Visayas. Aki Kandini sa Visayas. Ako si RC Dalaget. Hanggang Mindanao. Yes, mga notisya sa Kina Mindanao. Yo si Jewel Reyes. Ating sinusuyod para maihatid ang pinakamaiinit na balita sa Headline Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 12 ng tanghali sa nag-iisang teleradyo. Kapag kinamayan ka daw ng isang tao at nagkatapat ang linya sa inyong mga kamay, ibig sabihin ay destiny ito. Teleradyo presents A Story of Fate. Teka lang, huwag nang iasa ang pagboto sa feelings at haka-haka. Tumutok na para magabayan sa pagboto at iba pang mahalagang kaalaman tungkol sa halalan. Kailangan malaman at magising ang ating sambayanan. Magkakaisa sa darating na halalan. Lalo na sa panahon ng pandemya. Matuto sa Halalan 101 ng Omaga Diaz Reports. Sabado, alas 8 ng umaga sa nag-iisang teleradyo.
Basta't kapasada, masarap kasama sa kwentuhan. Paano kaya natin maiiwasan ang di pagkakaunawaan? Eh, mga ganyan eh, hindi pala basta-basta. At relatable na usapan. Puno ng kabuluhan. Dun sa ating budget allocation. Nag-iimbis nagkakate? Hindi naman, halo ko lang partner. Masayang palagay mo. Pwedeng-pwedeng ishare dito. Kumpiyansa na ba kayo? Gaganda na ang ating pamumuhay. Kaya join us at Talakayan kasama ang Unstoppable Witty Combo na sina Peter Musni. Masadahan naman natin ang mga maiinit na isyu at balita. At Rica Lazo. I'm sure talaga kayo po'y nakangiti. Pasada sa Teleradyo. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng hapon sa Nag-iis Teleradyo. Gumising sa trending ng mga balita. Viral nga po. At usapang tamang-tama sa iyong panlasa. Baka naman, pwede ka dito sa sakto. Kasingin na po ang mga tutulog na puso. Konting kalabid lang eh, gising na ulit yan. Kasama ang pambansang millennial plantita, Chang Ami Perez. Para po sa inyo. Forever fresh na newsy, Jeff Canoy. Konting labat na lang. Pabalitang daddy, Johnson Manabat. Bango na, gising na ulit. Nang mabalik ang Headline Pilipinas, dalawang report sa retire ng humiling sa IATF na ibaba ang alert level status sa kanilang mga lugar. RC, alin mga syudad yan at ano ang kanilang batayan? Julius, yan ang Iloilo City at Bacolod City. Ayon kay Mayor Bing Leonardia, pababa na ang growth at attack rate sa Bacolod sa nakalipas na dalawang araw. Kaya marapat lang na ibaba sa Alert Level 3 ang lungsod mula sa kasalukuyang Level 4. Lumuwag na rin umano ang kanilang hospital at isolation utilization rate. Sabi pa ni Leonardia, umabot na rin sa mahigit 40% ang fully vaccinated sa Bacolod City. Ayon naman kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, naghain na siya ng apilang mailagay sa Alert Level 2 ang syudad. Halos 90% na anya ng mga residente ang nakakompleto ng bakuna at mababa na rin ang kanilang kaso, growth at attack rate sa nakalipas na dalawang linggo. Magandang balita sa mga taga-Guimaras. Zero case o walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa probinsya kahapon. Bumaba na rin ang active cases na nasa 36 na lang. 13 rito ay mula sa bayan ng Buena Vista at 11 sa bayan ng Jordan. Mataas din ang recovery rate na nasa 94%. Sa ngayon, nasa 3,137 ang confirmed cases sa Guimaras. Higit 3.1 million na ang naiturok na bakuna sa Central Visayas. Higit 1.5 million dito ay fully vaccinated na, habang higit 1.6 million naman ang nakatanggap na ng first dose. Patuloy naman ang paghikayat ng DOH sa mga LGU sa rehiyon, na ituloy lang ang pagpaparehistro sa mga priority group. Ikinakasa na rin ang pagpaparehistro sa general population at sa mga batang 12 to 17 years old. Sisimulan na sa Biyernes, November 5, ang pagbabakuna sa mga batang 12 to 17 years old sa Tacloban City at Biliran. Ayon sa DOH Regional Office, sa Leyte gagawin ang bakunahan sa Eastern Visayas Medical Center kung saan may 620 slots, Tacloban City Hospital na may 167 slots, at Schistomiasis Hospital sa Palo na may 335 slots. Bukas pa rin naman ang Tacloban City Convention Center para sa iba pang gusto magbabakuna. Sa Biliran Provincial Hospital naman, gagawin ang pagbabakuna sa mga minor de edad sa probinsya. Umaw na mga balita, gikan din sa Visayas. Ako si RC Dalaget. Balik ni mo, Julius. Thank you, RC. Mula sa Visayas, lipat na tayo sa Mindanao. Jewel, ano mga headline ka? Sa Mindanao, Julius, frontliners sa Cagayan de Oro may Halloween gimmick sa pagbabakuna. Nabirada SDL Headline, Pilipinas. Wagi ang weekday merienda mo dahil hindi ka magsasawa dito sa nag-iisang teleradyo.
Gusto mo bang matutong maging praktikal? May sale pa bang aasahan? Wais! Iba sa tips para sa ating mga kababayan. Kaya nung namin, pero paunti-unti at na lang. At street smart. Wari, walang pera, pero may bibilin at may bibilhin pa rin. Pag matagal siya sa mall. Kasama si Alvin El Chico. Lahat po tayo consumer. At ang mga eksperto pagdating sa pangangailangan ng bawat mamimili. Pupusisiin natin ang mga issue at tanong ng mga bida consumer. Tuwing Sabado yan, ha? Alas 11 sa nag-iisang Teleradyo. Kumusta na ba ang puso mo? 39 years old po ako at single since birth. Baka tumanda ng binata, meron kayang darating. Ano man ang status ng puso mo? Kung ito ang kalooban ng Diyos, submit to His will. Handang dumamay at makinig sa'yo si Brother June Banaag OP. Huwag sana nating sayangin yung mga pagkakataon na ito. Pressure every moment. Dr. Love, tuwing Sabado at Linggo, alas 12 sa nag-iisang Teleradyo. Kilalanin at mahalin ang kalikasan para sa mas maunlad na kinabukasan. It's about you and everyone working in love. Are you ready to share the love? Mag-enjoy na at balikan natin ang paglilibot sa bansa ni Gina Lopez. From the mountain, we are now in the island. Ibahagi naman natin ang love kasama si Ernie Lopez. Mga kapamilya! Magtanim tayo ng mangrove, tapos mag-coastal cleanup tayo. G-Diaries. Importante sa pag-unlad ng ating bansa, pagmamahal. Lahat tayo magtutulong-tulungan. Pagmamahal to ng kababayan natin. Tuwing Miyerkules, alas 2, dito sa nag-iisang Teleradyo. Nay, tay, at sa lahat ng gumagabay sa kabataan sa pag-aaral, stress ka ba sa pagtuturo? Nagbabalik ang Headline Pilipinas, tiniyak ng Zamboanga del Sur Provincial Health Office na tuloy ang pagbabakuna contra COVID-19 kahit na may 148,000 doses ng bakuna na nadamay sa sunog noong Linggo. Alamin natin muna kay Joel ano ang target nila para ituloy yung kanilang vaccination rollout. Tony, tuloy mo ngayong Linggo ang mga tatanggap ng bakuna ng Sinovac at AstraZeneca, pero baka next week pa ang mga tuturukan ng Western vaccines tulad ng Pfizer at Moderna. Sabi sa Teleradyo ni Provincial Health Officer Dr. Natsky Calampang, bukod sa bakuna na damay rin sa sunog ang supply ng PPE, heringilya, mga gamot at iba pang vaccines. Sa ngayon, na-inspeksyon at aaprobahan na lang ang temporary storage ng bakuna. Kagabi, dumating na ang delivery ng Sinovac at AstraZeneca vaccines para sa mga nakaschedule bakunahan. Umorder na rin ang LGU ng ultra-low freezer na inaasahang darating ngayong Linggo. Oras na dumating ito sa kaumano sila bibigyan ng Pfizer at Moderna vaccines. Darating naman ngayong araw ang team mula DOH na may dalap ang bakuna at mag-iinspeksyon sa natirang 36,000 Sinovac vaccines mula sa sunog. Giit ni Dr. Calampang, walang dapat ipag-alala ang mga naghihintay ng kanilang second dose. Hanggang I think 1 month more, pwede pa yan sa kumadelayed man kasi meron tayong mga cases na yung nag-positive ng COVID tapos hindi pwede after a month. Pareha lang nito, sir, na pwede nating i-move yung second dose nila. So we're trying very hard. Baka next week, makaya natin yan next week. Sa Davao City, hindi na kailangan ang paggamit ng mga motorcycle barrier, pati na ang plastic barrier sa jeep at iba pang public utility vehicles sa lungsod simula kahapon. Bilang pagsunod na rin ito sa anunsyo ng Department of Transportation, naaalisin na ang plastic barrier sa mga pampublikong sasakyan. Sakali mang gusto ng mga tsuper na panatilihin ang barriers, ay voluntaryo na lang ito. Naglabas naman ng panuntunan sa paggamit ng face shield ang Davao City LGU. Maaaring gumamit ng face shield pero voluntary na lang o hindi sa pilitan kung nasa 3C setting o yung crowded places, close contact settings at confined and enclosed spaces. Maliban sa mga lugar na ito, hindi na required ang pagsusuot ng face shield. Dito sa Zamboanga City, isinusulong ang pagtatayo ng direktang import terminal sa lungsod. Ito'y para mabawasan ang pagsirit ng presyo ng petrolyo. Bukod kasi sa pagtaas ng presyuhan sa global market, isa sa mga nakikitang dahilan ng labis na oil price hikes sa Zamboanga City ay ang freight o delivery cost ng petrolyo dahil sa kawalan ng import terminal sa lungsod. Tiniyak ng LGU, hanganap sila ng solusyon para hindi mapuruhan ang transport sector at mga residente sa paglobo ng presyo ng petrolyo.
Sa Cagayan de Oro City, hindi nagpahuli sa Halloween gimmick ang frontliners na nangangasiwa ng COVID vaccination. Nag-costume sila tampok ng iba't ibang character. May nakaputi at may halo na parang mga anghel. May nakasuot ng witch's hat habang nagbabakuna. Marami naman ang natuwa sa Halloween transformation ng frontliners, kaya lalo silang nahikayat na magpabakuna. Sa ngayon, higit kalahating milyon na ang nababakunahan sa Cagayan de Oro. Bumaba na rin ang bilang ng COVID cases. Sa huling tala noong November 1, tatlo na lang ang naiulat na bagong kaso at higit 500 ang active cases. Nasa ilalim ng Alert Level 2 ang Cagayan de Oro City. Yes, sa mga notisya sa Kina Mindanao, iyo si Jewel Reyes. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Jewel. At sa iba pa mga balita, plano ng gobyerno na simulan na ang pagbibigay ng booster shot at pangatlong dose ng COVID-19 vaccine sa November 15. Ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., susundin sa rollout ang priority groups kung saan mauuna ang mga health workers. Ilalabas ng National Task Force Against COVID-19 ang guidelines sa November 5. Hihintayin naman ang abiso ng policy team, gayon din ang revised emergency use authorization ng gagamiting bakuna at ang rekomendasyon ng mga eksperto mula sa World Health Organization kung isasabay na ang booster rollout para sa mga immunocompromised o yung mga may sakit na senior citizens at iba pang mga individual. Ang ngayon naman ay silipin natin ang isinasagawang pagbabakuna sa mga minor de edad sa San Juan City. Nasa 800 minor de edad ang nakatakdang bakunahan ngayong araw. Yan ang Headline Pilipinas ni Patrol 52, Michael Delizo. Michael. Tony, umarangkada na ngayong araw ang pagbabakuna sa mga minor de edad na 12 hanggang 17 taong gulang dito sa San Juan City. Inilunsad ang pediatric vaccination sa main vaccination center ng lungsod sa PhilOil Flying V Center. Ngayong araw ay 800 bata ang naka-schedule na mabakunahan. Tanging Moderna at Pfizer vaccine ang pwedeng iturok sa mga menor de edad dahil ito pa lang ang vaccine brand na nakakuha ng EUA o Emergency Use Authorization na ipagamit sa naturang age group. Pero nilinaw ni San Juan City Mayor Francis Zamora na maaari pa rin ibigay ang Moderna at Pfizer sa general population. Umaasa si Zamora na sa pamamagitan ng bakuna ay magkakaroon na ng proteksyon ang mga bata sakaling magbalik na ang face-to-face classes at makabalik na rin sa dati ang kanilang pamumuhay at galaw. Kumpara sa nakalipas na vaccine rollout, mas mabusisi sa pagbabakuna sa mga menor de edad. Kailangan pa kasi ng ilang dokumento bago gawin ang pagbabakuna tulad ng medical clearance sa mga may comorbidity, consent ng magulang o guardian, assent form, at iba pang magpapatunay sa relasyon ng bata at guardian. Pwede na rin bakunahan ang magulang o guardian na kasama ng bata para mas mapalakas ang proteksyon sa kanilang pamilya. Kailangan munang i-register online ang bata para sa schedule. Sa ngayon ay nasa 8,000 na ang nakaregister sa pediatric vaccination sa San Juan, kabilang ang 2,000 estudyante. Para sa Headline Pilipinas, ito ang Radyo Patrol 52. Michael Delizo, ABS-CBN News. Maraming salamat, Michael! Sa Maynila, 3,000 menor de edad ang target sa pagsimula ng bakunahan ngayong araw. Ayon sa LGU, nasa 51,000 na bata ang nagpa-register sa pediatric vaccination. Ininspeksyon na rin ang Santa Ana Hospital kung saan gagawin ang bakunahan. Kapamilya, di na nga po mapipigilan ang Pasko at ramdam na ito sa Pampanga. Pinailawan na ang 45 talampakang Christmas tree na tantad ng 100,000 LED lights sa isang mall. May dining gazebos sa paligid at mga green giant flamingos sa isa namang mall sa San Fernando City. Bukod sa agaw pansin na fully decorated Christmas tree, muli ring binuhay ang isa sa mga pinagmamalaking festival sa Pampanga, ang Hot Air Balloon Fiestas and Festivals. Kahit kansilado ang mga hot air balloon activities dahil sa pandemya, ibinida naman sa atrium ng mall biyahe sa mga lansangan, lalo na sa EDSA. Oh, grabe ngayon. Saka ang dami na rin nakakapag out of town, di ba? Nakakapagpasyal-pasyal na sila sa mga malapit-lapit na lugar. Oo, kaya nga itong aking kasama rito, si Generoso Jimenez na nagba-birthday ngayon. Eh, pagod na pagod sa pagmamaneho araw-araw eh. So, kaya may happy birthday sa iyo, June. Happy birthday. At sa mga balitan,
At sa mga balita at tinakalap, mga kapamilya, nandito lang po kami para sa inyo. Kaya tuloy-tuloy po ninyo napapanood ng Teleradyo sa cable, social media at sa I1TFC. Ako ang inyong action man, Julius Babaw. At syempre naririnig at napapanood pa rin po tayo sa pamamagitan ng ABS-CBN Radio Service App at sa ABS-CBN News App. Mga kapamilya, 52 days na lang po ay Pasko na. Ako po si Tony Velasquez. Hanggang bukas, stay safe. Tindig po tayo, mga kapamilya. Headline PBQ.